Pondo para sa pagsasaayos ng mga nasirang classrooms ng Bagyong Egay at Falcon, prioridad ng Department of Education ngayong taon. Pagsasaayos ng school curriculum, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Climate change dapat ikonsidera sa pagbabalik ng old academic calendar. Very significant because here we are trying ang sinusubo pa natin gawin ay ayusin ang curriculum para maging mas bagay sa pangangailangan ng mga batang Pilipino. Body camera ng mga pulis na botas na nakapatay kay Jeboy Baltazar naka-off kaya hindi nakunan ang isinagawang operasyon. Dito sa explanation niya nung nakasuot sa tagapa ay hindi na niya napansin na naka-off na dahil wala na palang batid. Manoy breach of discipline sa Philippine National Police, itinanggi ng Department of Interior and Local Government o DILG. Titignan naman natin, no? Medyo isolated naman ito, no? Although kagalit-galit talaga, maski sino naman magagalit ka ron. Maigting na produksyon ng missiles ipinag-utos ni North Korean leader Kim Jong-un. Department of Agriculture mag-i-inspeksyon sa mga warehouse ng bigas. Pagtatakda ng price ceiling, ipinanawagan ng bantay bigas. Chief of Police ng Nabotas na si Police Colonel Alan Umipig kasama sa kakasuhan ng PNP Internal Affairs Service sa pagkamatay ng 17 anyos na si Jemboy Baltazar. Itong COP sa kanyang ginagawa nakakahiya dahil siya ay nagsisinungaling, tinakpan niya yung mga siya nagsisinungaling at nagpapasipay sa kanyang sa mga public document. Kampo ni Jemboy Baltazar, naghain ang motion sa korte upang itaas sa murder ang kaso laban sa mga pulis na sangkot sa pagkamatay nito. We wanted to file a murder case, but we will have to see after we gather or build up the case. Mga estudyante, nananatiling nasa learning recovery mode pa rin tatlong taon matapos ang COVID-19 pandemic, ayon sa Department of Education. Since we are still on the learning recovery mode, opening of another school year is very critical. Chief of Police ng Nabota City na si Police Colonel Alan Umipig, nakitaan ng kapabayaan kaya inalis na sa pwesto. Nag-submit siya ng kanyang investigation report yesterday, and so I acted on it. Perusal of these records, I concurred with their conclusion as well as approved their recommendation. And one of the recommendation is the relief of the Chief of Police. Maganda po yan upang ma-investigan ng maayos at alaman po kung sino yung may pagkakamali o pagkukulang po. Jemboy Baltazar na ilibing na. Hustisya, sigaw pa rin ng pamilya. Hindi po yung tama. Umaamog, nagsasorin po kayo. Hindi po dinilisasalanan kayo. Pero ano ginawa niyo, sabi niyo, hintay yung bumalik. Madami niya po, katrin, katatao kayo, dalawa lang po sila sa bangka. Pero sila po ang nanay niya, yung anak ko, nagtulong-tulungan niya siya. Congressman Arnulfo Teves Jr. tuluyan ng pinatalsik sa Kamara dahil sa paglabag sa Code of Conduct at Disorderly Behavior. This committee, by unanimous vote of its members, recommends to the House of Representatives the imposition of the penalty of expulsion from the House of Representatives upon Arnulfo Ari Itibis Jr. Panukalang ban sa Chinese contractors sa Pilipinas, posibleng magdulot ng pagkaantala ng ilang proyekto ayon sa Finance Department. Because of the huge list or the long list of infrastructure projects that we want to do, we're running out of workers in the Philippines. Nawawalang person deprived of liberty na si Michael Cataroja na aresto sa Angono, Rizal. Nag-concentrate kami doon sa area na yun dahil na doon mga kamag-anak niya. So then yung tipster niya kanina tumawag sa amin na spotted na siya roon. Kaya mabilisan lang yung galaw namin, yung pagpaplano namin na hindi siya makalusot doon sa aming pagpaplano.
pangangasiwa sa mga paaralang sakop ng pinagtatalunang teritoryo. Ipinauubaya na ng lokal na pamahalaan ng Makati at Taguig sa Department of Education. Pilipinas mag-aangkat ng 35,000 metric tons ng isda para sa fourth quarter ngayong taon. Labis na pagtaas ng presyo ng isda, maiiwasan sa gagawing importasyon ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Para mapunan natin yung gap doon sa supply sa ating mga wet markets, kaya po tayo nagkakaroon ng importation. Land Transportation Office, iaapela sa korte ang pansamantalang pagpapatigil ng pag-award ng kontrata sa nanalong bidder na siyang magsusupply ng plastic cards para sa driver's license. Siguro the greater public interest should prevail, no? Over the business interest of one or two. No? Importante talaga na maservisyohan natin yung ating publiko. At the end of the day, no? I think the issue will boil down on grave and irreparable damage. At nakikita ko, wala tayong nakikita ng ganyan. Presyo ng bigas inaasahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tatatag dahil sa anihan. Muling pagbusisi sa rice tarification law, hiniling ng isang farmers group. Meron naman tayong balita na nagsimula na ang pag-aani sa Nueva Ecija, sa Isabela at saka sa North Cotabato. Kaya ito yung magkadadagdag sa supply natin. Nakabimbing dati ng dismissal order sa isa sa mga pulis na sangkot sa pagkamatay ni Jemboy Baltasar, nakaapila pa. Kilala nyo naman ako, malupit din ako sa tulisan. Kaya kung merong anomalya dito, kakalusin ko, pero bigyan lang natin ng due process. Mga ebidensya na nakuha sa sinalakay na Pogo Hub sa Pasay City, indikasyon na may iba umanong illegal na gawain. Kung susumahin mo nga, yung mga nakita namin yun, parang it suggests na hindi lang talaga sila involved sa scamming, but siguro in other criminal activities involved din sila.